Marami na naman magagalit sa akin ito. Alam mo, nung isang beses, nagkomentaryo ako, nabigay ako ng opinion ko tukol kay Sotto na hindi pa siya handa sa NBA. Ngayon, dapat hindi kayo doon nagagalit kasi totoo naman yun. And I'm a big supporter of Kai Sotto. Hindi ako hater. Problema sa mga tao, ayaw nila nung nasasabihan sila ng totoo, no? Kasi nasasaktan sila. Kasi, alam mo na, iba yung paniniwala. Eh, dito kayo dapat magalit, no? Biruin mo naman. Eh, syempre, marami din naman mga fans na medyo... I'm sorry to say, no? Medyo tatanga-tanga din. Pasensya na po. The most athletic player in the history of basketball, Kai Sotto. Yan yung mga ganyan na nakikita natin sa social media, yung mga ganyan na hype. Yan ang nakakasira lalo kay Kai Sotto. Yan tuloy na napipressure them. But again, it's okay to support. Walang problema sa pag-support kay Kai Sotto because I support him. And naniniwala naman ako na pwede pa namang talaga makapunta sa NBA. But there's a lot of work. Pero para sabihan natin yung mga ganito, na ready na ganito. Ewan ko lang. Ang sasabihin ko sa inyo ha, alam nyo ba kung ano yung performance ni Kai ngayon sa Adelaide 36ers? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, papakita ko sa inyo yung performance ni Kai Sotto sa Adelaide 36ers based on the Adelaide 36ers website. Ito siya. So... lakihan natin ng konti. I have the stats already. So hanapin natin si Kai Sotto dito. Ayakita natin si Randall, 23 points per game. And then babaan natin ng konti, 7, 4, ayun na si Kai, 2 points per game. And naka-highlights pa po ito ha. Papakita ko na lang sa inyo ng mas malaki. Ayan yung si Kai Sotto, 2 points, no? And isa pa dito, papansin niyo 20% field goal percentage. So hindi po talaga kagandahan yung pinapakita ni Kai Sotto ngayon. Sobrang hindi maganda yung stats. Yung rebound niya naman, I think his rebound is medyo mas okay yung rebound niya. 5 rebounds. Sa block, syempre, okay yan din dyan, no? Sana ba yung blocks per games niya? Ayan. One block per game. So may mga nagko-comment na kasi hindi daw nga pinapalaro. That's the thing, brother. Alam mo yung mga coaches, kilala nila yung mga players nila. So may kanya-kanyang style yung mga coaches, but yun yung sinasabi ko, no. Again, he has skills, he has talent, but he needs to prove himself sa kanyang coach mo niya sa Australia. Kasi pag nakita ng mga NBA scouts na pinapalaro siya ng maigi sa Australia and is doing well, is performing when he is needed, talagang, you know, baka makonsider siya. But for now, ito mo, meron siyang small playing time. Unfortunately, his field goal is not good. For yung mga big guy pa naman, matataas ang field goal niya. Kasi usually, you know, layup, dunk sa mga tira ng mga ganyan eh. Usually, no, sa loob na. So, medyo hindi po maganda ang laro ni Kay sa ngayon. So, siguro let's continue to pray for Kai Sotto na, you know, he improves his game, because sino ba namang Pilipino na basketball fan na hindi gusto makarating si Kai Sotto sa NBA, 'di ba? Wala naman eh, lahat naman tayo gusto 'yan eh. But yung mga niloloko natin, yung mga fans, yun ang hindi maganda. Anyway, let me know what you think po on the comment section, and hopefully gumanda pa yung laro ni Kai Sotto in the coming days. May laro sila, I think, sa 21, tinignan ko na yung schedule eh. So anyway, that's my opinion. Let me know your opinion in the comment section. Ako po si Pow Salud. Subscribe, hit that notification bell for more basketball, boxing, and mixed martial arts news and commentary.